Okay, mga ka-farmer, welcome back sa ating channel. LM Integrated Farming and Techniques. Ngayon mga ka-farmer, dito tayo sa Ampalaya. Silong muna tayo kasi ang init. Salamat naman sa panahon at nakaulan kagabi. Nagdidilig tayo kagabi, pero di tayo nakatapos, umulan. Buti na lang. Save tayo sa gasolina kasi ilang araw, isang linggo na mahigit yata walang ulan, tapos binugbog pa to sa hangin itong tanim natin, kaya may masamang balita dito. Nga pala mga ka-farmer, kung bago ka pa lang sa ating channel, kung maari, pakisubscribe na lang din at saka pakiclick na lang din yung notification bell para magiging updated kayo sa next videos natin. Okay, papatuloy na tayo tungkol doon sa pamamarako. Ito yung sa experiment natin mga ka-farmer. Sinubok natin lahat ng ano, kung una less tayo sa insecticide management, although may portion na nagkakaroon ng symptom, pero hindi natuloy. Kung tungkol naman sa possibility na ano daw, magkukos ng pamamarako yung stress. Kung stress lang sa tanim mga ka-farmer, ito grabe, matindi ito. At saka pinaakyat natin to higit isang buwan na yung edad, na sa mga 36 days na yata. Kung susumahin natin, siguro may kung sa Galaxy Max yun, may maha-harvest ka na. Yun pa, paakyat natin. Tapos nasa gupa niya yung grabe yung init habang nandyan sa gumagapang sa lupa, pero okay naman, nagsusurvive. At ano, pinalabasan, wala, walang marako mga ka-farmer. Then nung pinaakyat na natin, may ano, may umaatake rin na insekto, kaya nga ginamita natin, pinag-alternate natin yung Metomil at saka Cartap, kasi inatake nung aphids. Tapos ano, yung aphids kasi ang result niyan, yung mga matatandang dahon, pag yun ang ma-atake nila, maninilaw, kaya yun may mga naninilaw. At saka yung ibang lumang dahon na nung time pa na gumagapang siya sa lupa, yun talaga atikihin yan ng fungus, tapos maninilaw. Then tapos pag doon siya maka-atake sa may talbos banda, yung aphids mga ka-farmer, hindi tutubo yung ano, hindi natutubo yung talbos, liliit siya, iikli yung gap ng dahon niya, tapos liliit yung dahon, pati na yung talbos hindi natutubo. Kaya pag may makikita kayong ganyan sa ano nyo, sa Ampalaya, dapat agad-agad mag-spray kayo. Piliin nyo lang kung alin ang mas available sa inyo agad, yung Metomil ba or Cartap, kahit anong brand. Sa Metomil dyan, maraming brand gaya ng Lanate, Agronate, Kivister, Metomil, marami pa. Din sa Cartap naman, ang common, Padan, Dragon Cartap, Stellar, at iba pa. Piliin nyo lang kung alin yung mas mura. So far mga ka-farmer, maganda naman yung bunga ng Trident. Yan, malalaki yun. Sa tungkol sa pamamarako, yan bunga niya mga ka-farmer, maganda at makintab, glossy siya. Pero kung gaya doon sa ano, sa compare doon sa Galaxy F1, hindi Galaxy Max ha, yung Galaxy F1 mas glossy, yung Galaxy F1 mas prepareho lang din sila sa siksik ng bunga. Tapos yung ano, yung tungkol sa pamamarako natin, salamat naman at ano, zero barako pa rin tayo kahit sinubok natin to sa maraming ano, maraming klaseng test, pero nakalusot. Nakalusot tayo mga ka-farmer. Di pa siya gaanong nagpadami ng bunga,
Pero sabagay, hindi naman talaga gaano malakas magbunga compare doon sa Galaxy Max itong Trident, pero sa palagay ko ano yun, ganun. Grabe yung haba ng bunga, mga ka-farmer. May maikli naman dito, pero ano, pag unang bunga kasi minsan lalabas yung ganyan, pero malulusog dito, ang haba rin yan. Tingnan na yung haba, pwede na ma-harvest, pero alanganin pa ng konti, pero pwede na. Kasi titingnan natin yung laki niya, parang tama na talaga. Kung tutuusin, sobra pa nga. Okay. Yun mga ka-farmer, uli, nakalusot tayo sa pamamarako. Tapos, ano, yung sabi ko na masamang balita, yung sakit nung nangyari doon sa Galaxy Max natin nung nakaraan, nung sinunda nito na tanim, yun, dalawa. Yan, dalawa ng mga malalaki. Nangyari dito sa ano naman, nangyari na naman dito sa Trident natin, mga ka-farmer. So, ibig sabihin, walang variety issue. Yung naninigas yung dahon, tapos medyo kumukulot na nagda-dry siya, tapos hihina na yung tubo. Yun, tumama na naman dito sa Galaxy Max natin, sa Trident natin, na doon yun natin naranasan sa Galaxy Max nung una. Ang sinasabi ko doon nga, sabi ko, ano yun, na stress talaga yun. Kahit anong dahilan, either init, ulan, hangin. Pero yung tumama dito sa atin, mga ka-farmer, is hangin. Nagkakaroon ng ganito, ng ganon dito, hindi lang kasi maklaro kung i-ano ko sa camera, hindi maklaro yung ano niya, yung effect. Nung nakaraang linggo, grabe yung hangin dito, parang kusukuso talaga ng hangin. Yun, nangyari. Pagka kinabukasan, pagkatapos ng hangin, kinabukasan, wala na. Lumalabas na yung mga ganon. Kaya yun nga, sabi ko, pag ganyan, napaka-sensitive ng palaya dito, banda na area. Kasi yung ibang area, ibang mga lugar, kahit na hangin sila, hindi naman nagkakaganon yung ampalaya nila. Dito siguro parang kulang sa resistance yung ampalaya dito, lalo na nasa ilalim ng Niugan. Kung parang ano ba, yung mahina siya compare doon sa mga open areas na talagang pagsikat pa lang ng araw hanggang sa paglubog, tinatamaan na sila ng araw. Dito parang mahina, kaya nagkakaganon. Kaya tayo naman, wala tayong magagawa. Sa atin, baka titigil muna tayo sa ampalaya dito. Kasi ang tagal ng parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Walong tanim na ampalaya magkasunod, walang tigil, walang putol, hinaharbisan pa yung kabila, sa kabila may tanim na naman. Kaya yun, maliban doon sa result ng mga na stress yung tanim natin, yung cycle din ng insekto, although di naman tayo namumroblema sa pagdidevelop ng sakit gaya ng pamamarako, pero yung ibang insekto, yung fruit fly minsan mayroon, at saka yung ano, ligid bug, walang tigil pero madali lang naman papatayin yun. And sa akin lang, kung may virus mang magde-develop doon sa kabilang area, hindi siya dapat maputol yung cycle. At saka itong problema na to, yung sa talbos, kasi medyo marami-rami din sa ngayon eh. May portion na parang didiritso talaga sila na tamaan, lalo na yung portion na yan yung pinakagitna, tinamaan talaga yan. Kasi yung hangin parang diyan siya mas malakas yung bagsak niya diyan, parang mas continuous yung current niya, kaya yun mas grabe yung epekto. Okay, yun lang muna update natin, mga ka-farmer. Maya maya baka mag-spray tayo ng pamatay damo dito sa loob, para kasi pag anuhin natin yan, gagapasin,
yung mga manok naman kinakalat nila. So para hindi nila kayang ikalat, para mas mainam, spray na lang. Saka mas madali rin, mas tipid din. Kasi pag gagapasin natin, mas consume sa time, sa oras. Kaya mas pabor na spray na lang tayo. Gamitin natin yung active ingredients ng pamatay damo na glufosinate ammonium. Contact kasi yun, walang problema sa tanim natin. Kahit gagamit tayo ng glufosinate, glyphosate, isopropalamin, diyan lang sa gitna na kung mag-ulan, yung hindi masipsip ng ugat ng ampalaya, okay lang. Kasi systemic yun. Huwag nyo lang din patalsikan yung ampalaya. Pero kung gusto nyo na mas safe talaga, huwag na lang yung glyphosate. Mas okay, glufosinate ammonium, para safe talaga. Kasi dati gumamit din ako nyan, pagkatapos kasi mag-spray mga ilang oras, binaha, ay apektado yung ampalaya. Parang maraming dahon yung ano, medyo naninilaw. Pina-recover din naman natin, ginamitan natin ng mga ano, ng micronutrients na foliar, naka-recover agad. Ayun lang. Okay, yun lang muna mga ka-farmer. Kasi sa susunod, update lang tayo. Laging tatandaan, magsasakang may alam, maginhawang buhay, ngunit huwag lang ipagmayabang sapagkat Diyos ang nagbigay. Maraming salamat. Bye-bye.